Romeo Repairs. Please click here to subscribe. Hi guys, welcome. Please subscribe to my channel, Romeo Repairs. Ito mga guys, boiler, cloth pressing machines. Problema mga guys, hindi mag-start ang motor, ang pump. Tapos bumalik ang hot water. Iyan o, nag-yupi yung pipe. Ito yung pump natin, may solenoid valve naman pero hindi kinaya. Bumalik ang hot water. Check natin. Ma-on man siya pero hindi nagsa-start ang pump. Check natin ang control niya. Ang problema natin, wala tayo diagram. Try natin pamagi sa wire. Itong malaking contactor sa heater to, trepes. Itong may overload naman sa pump motor. Check natin. Reset na natin. Check natin liwat. Wala pa rin. Walang response. Check na natin overload niya. Off muna natin ang disconnecting switch para safety tayo. Ito sa times 1 tayo para ma-check natin kung normally close ang sa overload relay. Ayan na, normally close naman. Check natin kung may output transformer natin. 110 ang supply natin sa coil. Ayun, mayroon naman. Kilala, may ibang problema lang tayo. Hanapin muna natin. Itong tatlong wire na to, yellow, white and blue. Sa tatlong coil ito ng relay. Pumunta doon sa sensor. Sensor label. Ito magsisense na signal sa relay, heater on, water pump, at saka water label. Check natin, baka may problema tayo dito. On muna natin, di ba? Inanggal muna natin ang pump sa contactor. On natin. Yun o, nag-activate naman ang contactor sa pump. Release na. Kabit na natin sa contactor ang pump at saka start natin liwat. Start natin. Yan na, gumana na yung pump. Nasa 2.5 amperes ang amperahe natin. 2.4. Yan, nag-activate na yung heater natin, yung malaking contactor. Mataas na rin yung label ng tubig natin. May napansin tayo guys, oh. May leak. Water coming. Two. No. Also this one. Kalas no need to operate. May problema na yung sensor natin. Kailangan na palitan. Tanggalin natin.
ito guys, o tatlo, magkaibang label yan, magkaibang, hindi sila parehas, kaya ginmarkahan natin at kung saan banda ang mahaba at saka maiksi. Dito guys sa non-reversing valve may problema rin tayo kasi bumabalik ang tubig na mainit doon sa supply. Tanggalin rin natin dito. Kailangan rin natin palitan itong non-reversing valve kasi bumabalik na eh. Bumabalik na yung hot water. Siraan rin to, kailangan rin natin palitan. Tanggalin na rin natin itong label tank niya. Linisin natin. Ayan na, sobrang dumi. Ito na yung reversing valve natin, original na yung nakuha natin. Kabit na rin natin. Lagyan natin ng high temperature na sealant para hindi na mag-leak. May teflon na pero may sealant pa. Okay yan. Ito na yung bago mga guys, putuloy na lang natin to. I-label na rin natin sa luma. Naputol na natin mga guys, ito yun ha. Pwede na natin mabalik. Pero may markings tayo mga guys, iyon no. Kung saan nakalagay ang short, medium at saka long. Kasi may designated areas ha. At kung saan nakakabit ang wire. Nagmarka tayo. Nagmarka tayo mga guys para maiwasan natin ang wrong sequence of operation. Una ang water pump takbo saka yung heater kagana.
kinabit na rin natin ang connection ng wire. Kada isang wire pumunta yan sa coil ng relay. Pag may time tayo mga guys, gagawa natin ito ng diagram. On natin. Balik na rin natin tong cover. Pwede na rin natin ma-check. Umakyat na rin yung tubig. Ang steam pressure natin umakyat na rin. Gumana na rin yun, oh. Ang heater naka-continue on. Naabot na ang pressure na 75, pwede na tayo maka-operate. Ayan, oh, umusok na rin, oh. Lumalabas na rin yung steam. Ayan, oh, pwede na itong maka-operate. Ayan, operasyon na. Success ang trabaho natin mga guys. Shout out sa mga tech vlogger friend natin. Sa mga new subscriber natin. Shout out rin sa Electronic Technician Group. Sa Team Sisikoy, sa Chimimay Angels, shout out sa lahat. Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Romeo Repairs.